karon ito po yung tunay kong pangalan din ko, no? Hindi ko na kailangan magkuda-kuda or gagamitin ko pa kung ano-anong pangalan yung gagamitin ko kasi nga po lantad na ako. Ayoko maging plastic sa harapan ninyo. Gusto ko totoo ako. Ito yung tunay ko. Ito yung tunay na pagkatao ko. Ito ay dating NPA. Opo. Unang-una po, tanong ko lamang po dito sa inyo, maging tapat po tayo sa ating sarili. Sino po ba dito yung nanaka-experience ng sumama sa rally? Sigurado po? Kasi itong area po ninyo ng Caloocan, ito po ay nasusuyod ko. Darating ako ng gabi, aalis po ako ng gabi. Kamitin ko po dyan yung mga higher organ, yung mga underground organization. Sige po, kung wala, di mas maganda po ano. Pero gusto ko lang po ipaalam sa inyo na ayang rally po, sabi ko nga po, bilang yan ay kung aktivista, walang masama doon sa rally, pero palalalimin po natin yung mamaya. Naging NPA po ako sa area ng Mindanao. Sino po taga Mindanao dito? Saan po sa Mindanao, ma'am? Ikaw, ma'am? Ikaw, sir? Ako, region 13 po, Caraga Region 13. Ako po ay Tagalyanga. Ako po ay isang Manubo. Iyon po yung tribe ko, yung tribo ko. Hindi ko po ikinapahiya yung pinanggalingan ko. 14 years old, nag-start po ako maging NPA sa area ng Mindanao. Nag-surrender lang po ako nitong 2020. Sa pagitan ng January or February yun. Ano ang dahilan kung bakit ako nag-surrender? Kasi nakita ko po yung kaseryosuhan ng gobyerno. At nakita ko rin po yung mga dati kong kasama na nung mag-surrender sila, wala naman kung masamang nangyari. Then, sinasabi nga sa amin na pag kayo ay nag-surrender, papatay kayo or tuturchoin kayo. Pero nung makita ko po talaga, hindi wala namang nangyari. Sa halip, talaga naman po tinulungan ng gobyerno. At binigyan ng pagkakataon na mabuhay ng normal. Kasi gusto lang naman po talaga natin mabuhay ng normal at normal yung ating kilos o galaw sa ating lipunan. Bakit nga po ba ako na-recruit sa NPA? Anong dahilan? Sinasabi ko nga po sa inyo, totoo naman talaga na ang sundalo at kapulisan nung panahon ko, 53 years old na po ako. Nung panahon ko po, nung 14 years old ako, talaga naman po may mga sundalong tarantado at pulis. Yan po yung katotohanan dyan nung time ko po. Pero sa nakikita ko po ngayon, ibang-iba na po, ang layo na po ng pagkakaiba ng mga kasandaluhan at kapulisan. Tingnan nyo po, di ba dapat ang mga sundalo ay nasa bundok? Nag-operasyon, nakikipagbakbakan doon, sabi ko nga po, ang buhay nila ay nasa bundok halos. Ano po? Sino po ay hinahanap? Di po yung mga kaaway. Ang mga kapulisan naman po dapat nasa opisina, nasa ano na komunidad. Eh bakit ngayon, naririto sila, nakahandang tumulong sa inyo, sinusuyod talaga yung mga kasulok-sulukan ng inyong lugar. Nasabi ko nga po, kahit hindi nga po sila pumunta sa inyong lugar, sumasahod naman yan eh. Eh bakit narito nagmamalasakit sa inyo? Nagtuturo sa inyo, minumulat kayo kung ano yung umiiral ng mga organisasyon na naririto ngayon na nakapaligid sa inyong komunidad. Iyon po yung dahilan noon kaya ako nag-NPA kasi sabi nga nila, masama ang sundalo at mga pulis. At base na rin doon sa experience ko. So kaya po isa yun sa nagtulak sa akin. Pero po nung nandoon ako sa loob, doon ko po napatunayan na lahat ng pangungumbinsi nila sa akin noon, lahat ng panghihikayat nila sa akin noon na magagandang salita, kabalik ka rin po nung nasa loob na ako. Totoo po yan. Akala ko po ang saya-saya ko, napakaswerte ko kasi yung organisasyon na kung nasaan ako, yan dahil kami raw ay tunay na kakampi ng mahihirap. Kami daw ay sundalo ng mahihirap. Hindi po ba yun ang sinasabi nila? Hindi po ba? Alam ko pong alam ninyo yan. Kasi alam ko naman po na bibihira lang sa atin ngayon dito yung hindi nanggagaling ng probinsya. Alam ko pong na-encounter ninyo ito na kami ang tunay na kakampi ninyo. Kami ang sundalo ng mahihirap. So yun ang tumatak sa isip kong noon. Ngayon, bakit ako nung sa haba-haba halos tatlong dekada akong kumilos, sabi ko nga po, nito lang akong 2020 sumurinder. Ganon kahaba, ganon kalalim,
yung inabot ng aking kamulatan at ganun kalalim na nalason yung aking kaisipan. Naakala ko tama yung aking pinagagawa. Didirektahin ko na po. Underground po ako. Ako po ay naging member ng Kadamay. Ito po yung binitbit ko. Yung sa Pandi, Bulacan. Yung occupy ng Pandi, Bulacan. Na pinadala ng mga sundalo at kapulisan na napakarami. Naalala nyo? March 8, 2017. Isa po ako doon sa nag-organisa. Hindi naman po magtatagumpay ang Kadamay doon kung Kadamay lang nang nag-occupy. Nandoon po sa harap noon yung mga pulang mandirigma, yung mga hukbo, sila yung nakabunga doon sa mga pulis at kasundaluhan. Kaya nga po kung hindi yun binigay ni Pangulong Duterte, talaga pong madugo po yan. Kaya sabi ko nga po, bakit ang Kadamay na nag-occupy sa 6 na pabahay sa Pandi, Bulacan, bakit may mga hukbo kung sinasabi nila na ang Kadamay ay legal na organisasyon? Hindi po totoong legal, dalawa po ang mukha niyan. Bakit? Unang-una ko, bilang ako organizer, nasa white area ako at nasa red area din po ako, nasa underground po ako. Paano po ba ang pagre-recruit namin sa inyong komunidad? Ang urban poor po ay napakalawak. Merong samahan ng kababaihan, magsasaka, mangingisda, kabataan. Ano po? Si ate parang tuwang-tuwa, ano? Nagrarali ka siguro, ano? Ganito po yan. Pag kami bumababa sa ganitong mga area ninyo, sinisika po namin yan. Yung sinasabing namin panlipunan, pagsisiyas, pagsisiyasak, at pagsusuri sa uri. Sa madaling salita, yung madaling maintindihan, yung SICA, Social Investigation and Class Analysis. Iyon po, pag bumaba kami sa area, sinusuri namin yung kalagayan ng area ninyo. Ano ang kalagayan ng area ninyo? Ano yung mga isyu ng inyong area? Kasi ang Kadamay, ganito po pala. Ang bitbit ng Kadamay ay sahod, trabaho, edukasyon, pabahay at karapatan. Kung ano yung sinisigaw ng KMU, kung ano yung sinisigaw ng ibang organisasyon yan, Gabriela, Arak Pawis, napakarami yan, 24 po yan. Yun din po ang sinisigaw namin, pansinin ninyo. Iba't ibang pangalan ng organisasyon, pero iisa po yung sinisigaw. Sahod, trabaho, edukasyon, pabahay at karapatan, ipaglaban. Ganyan po siya eh. Pansinin po ninyo sa rally. Ngayon pag bumaba po kami sa area ninyo, dyan na po namin sinusuri. Yung mga katulad po ninyo ng mga ganyan, mga abanti at yung talaga yung kumikilo sa lugar, yun po yung una tinatarget namin. Yung mga kababaihang abanti, yung mga kalalakihan, mga kabataan lalo na, yun talaga yung nire-recruit namin. Pagbaba namin sa area, si nanay kausapin namin o si tatay. Pag na-recruit namin si tatay at nakita namin yung anak niya na potential o kung pwede, at sa tingin namin talaga ay may kakayahan, hindi namin tatantanan yan, babalik-balikan namin si tatay at si anak hanggang sa ma-recruit namin. Sinisiguro namin na pag alis namin dyan sa area, marami na kaming napatindig na mga leader. Bakit kami nakakapag-recruit ng ganun? Sasabihin lang namin, wala kang bahay, huwag kang mag-alala, kami ang bahala dyan. Bibigyan ka namin ng bahay, magpa-member, sumama ka lang sa amin. Trabaho, sige, tutulungan ka namin magkatrabaho. Basta yung mga issue ninyo, lagi namin sinasabi, tutulungan namin. Pero ang tanong, totoo pa rin ba namin yan? Hindi po, kasi ang gusto namin lamang, makarecruit at makakuha ng mga taong abanti at pwedeng ma-recruit para mapasali doon sa ating pulak mandirigma. Pag kayo na-recruit namin, unti-unti namin kayo. Uy, sumama kayo sa rally. Napakahalaga po ng rally, huwag niyo pong maliitin. Kasi doon nagsisimula, pinag-iinit yung inyong kalooban. Ano ba yung isyo? Tungkol sa gobyerno. Lagi na namin sinasabing walang kwenta ang gobyerno, masama ang gobyerno. Yan ang sinasaksak sa utak namin. Kailangan natin lumaban, kailangan natin mag-armas, kailangan natin pagtulungan, maipagtagumpay ang revolusyon para mabago yung sistema ng ating pamumuhay. Ganun po yung sinasabi namin. Kaya nagtataka kayo, bakit ang mga kabataan nare-recruit? Kasi sila yung mga vulnerable, mga adventurous, na lahat ay gustong subukan. Lalo na kung ang magaling ang organizer na nakababa dyan at nahikayat yung anak mo, mabibrinwas talaga ng husto yan. Ang sarali po, napakahalaga. Kung yan nasubukan ninyo, doon nagsisimula na na-adjet kayo. Sa susunod na rally, ma-adjet ulit kayo. Hanggang sa talagang tuluyan na
kayo na gustong-gusto niyang sasama sa rally at kasunod yan, may pag-aaral na kayo. Yung sinasabi, pambansang demokratikong paaralan yung PADIPA. Yun po yung simula ng pagtuturo at pag-aaral ninyo. Ang pupukusan ko po yung pag-recruit namin sa kabataan. Pag na-recruit na namin ang mga anak ninyo, iyan ay kukuha din kaming organizer na katapat ng anak ninyo. Kung bata yan, kung magaling yan, o maganda yan, kukuha din po kami sa iba't ibang eskwelahan. Sila po yung pababain namin dyan. Kasi kung kami matandaan at kakausapin namin ay bata, hindi naman kami komportable sa isa't isa. Ano po, dapat bata rin na mag-recruit. Hanggang sa napangaralan na yan, na-adjet na yan, hindi nyo namamalayan yung anak nyo napunta na pala sa bundok. Bakit target din ang mga magsasaka sa ating mga sa urban poor area? Kasi isa rin yan po sa balon na pwedeng pagkuhanan ng mga pulang mandirigma, yung mga sinasabi nating sasapi sa NPA. Sa ganun din po sa mga mangingisda, dyan din po kami kumukuha ng mga pulang mandirigma upang protektahan naman yung pulo. Ganun pa siya. Kaya sa kababaihan, kukuha din kami para kunwari, puprotektahan naman yung isyo ng kababaihan. Pero sa totoo lang, wala naman kami naresolvang problema sa mga kababaihan doon sa aming komunidad, particular lang yan dyan sa Pandipulakan. Idinudugtong pa rin namin sa barangay, sa Bause, doon pa rin namin dinudugtong. Ngayon ganito po, ano ba ang halaga o papel natin ninyo sa komunidad para mapigilan natin o maiwasan yung recruitment na ginagawa ng makakaliwang grupo? Ano ba ang magiging buhay natin kung patuloy tayong tutulong dyan? Sabi nga po namin noon, kayong mga masa, kayo yung aming balon. Kayo yung tubig na nilalanguyan namin. Ngayon, dahil kayo yung tubig dyan, na nilalanguyan namin, kayo yung bumubuhay sa amin. Ngayon, kung kayo yung bubuhay sa amin, kayo na rin yung kasangkapan upang magtagumpay itong adhikain ng ating Communist Party of the Philippines. Kaya kung kayo patuloy na tutulong dyan at hindi kayo makikiisa ngayon sa layunin natin na labanan itong terorismo sa ating bansa, na kayo mismo ang nagkukupkup at kayo ang tumutulong, maawa po kayo. Alam niyo ba ang kahihinat na natin kung tayo magiging komunista, komunistang bansa? Sir, halimbawa ikaw, may pag-aari ka, masipag na masipag ka, kasi ang sinasabi namin dyan, pag nagtagumpay ang revolusyon, wala nang mahirap, wala nang mayaman. Alam mo, tuwang-tuwa po dyan yung mga tamad. Kasi, instant magkakaroon siya, pero mali po yun. Kasi halimbawa, si Kuya maraming pag-aari, lahat po yan ay isisintro mo sa Komite Sentral. Kumbaga sa gobyerno, halimbawa pag nagtagumpay yung revolusyon, na yun lagi ang sinasabi namin na kailangan magtagumpay ang revolusyon para mabago yung sistema ng ating pamumuhay. Ang sagot sa kahirapan ay digmang bayan. Yan lagi ang tinuturo talaga namin. Ano bang mangyayari pag nagtagumpay ang revolusyon? Lahat ng pag-aari mo, isentro mo, Kuya. Kung apat ang anak mo, apat, ayon sa pangangailangan mo, yun lang ang ibibigay sa'yo. Magtatrabaho kayong lahat na apat, pero yung pinagtatrabahoan mong iba, hindi mo kailangan suluhin, hindi pwede suluhin yun. Isisintro mo pa rin yan sa Komite Sentral. Ayon lang sa pangangailangan mo, yun lang ang ibibigay sa'yo. Kaya nga, pantay-pantay eh. Wala na yung dalawang cellphone mo, wala na yung mamahalin ang sapatos mo, wala na yung tatlo ang sapatos mo, wala na po yun. Wala na yung magiging maluho ka. Kaya mag-isip-isip kayo kung gusto nyo magtagumpay ang revolusyon. Yan po ang sasapitin ng ating bansa. Hindi naman po alam yan ang mga kabataan sigaw na sigaw dyan. Ibagsak palayasin si Dr. Ouch, Dr. T. Hindi naman po nila alam yan eh. Kasi inabot pa lamang po nila, inarito pa lang sa baba. Kung nasubukan lang nila mamuhay sa taas at nasaksihan nila kung gaano kasama yung pinagagawa ng makasama sa taas na mismo kapwa namin kasama, pinapatay na, nagiging subjective lang, ay papatayin ka na. Halimbawa, bumaba ka, pagbalik mo, iba ng pagtingin ng makasama mo hanggang sa hindi ka na komportable sa kasama mo, hanggang sa tuloy-tuloy yung pagiging subjective ng bawat isa, doon humahantong na yung ibang kasama, pinapatay na lang. Ganun po. Noong 1980s po,
Yung po yung kapanahon na napakaraming pinatay, binabao na lang na kahit buhay, binabao, nakalitaw yung ulo, o kaya itatali sa puno, yung, ganun pa siya. Kaya nga po, kayo ba, gusto nyo ba, gusto nyo pa na magtagumpay ang revolusyon sa ating bansa? Gusto nyo pa na palitan na ating gobyerno sa ating bansa? Kaya nga po, sa pamamagitan natin ninyo, mga kasama, kung kayo man ay nahihikayat ng mga organisasyon na yan, nasabi namin na kayo yung aming tubig na nilalamoy yan. Sabi kasi, lumangoy kayo sa masa. Sumandig kayo sa masa. Yun ang sinasabi sa amin pag kami nagpupunta sa mga area at nag-oorganisa kami. Kaya ang masa ang bumubuhay. Ngayon, nasa inyo yan. Kung gusto niyo magtagumpay ang revolusyon at palitan itong ating gobyerno ng komunista, nasa inyo po rin yan. Kaya nga po, ako bilang nating NPA at bilang nasa makakaliwang grupo, hindi ako natatakot kahit sabihin ko nilang patay nila ako kung nakita ko sasaksakin ako. Okay lang po yan. At least mailahad ko kung ano yung katotohanan sa mga organisasyon na naririyan. Hindi po totoo talagang tutulungan kayo. Ang layunin na po namin yan, makakuha kami na pwede maging pulang mandirigma. Ganun po yan. Kaya yung mga kabataan dyan, yung mga nanay lalo na, kasi masakit sa aking mga kasama dati na mismo, ako man, hindi na ako lalayo sa sarili ko. Dalawang anak ko po, napaakyat ko sa taas. Sa totoo po. Ganun po kasi nalason yung utak ko. Pero sabi ko nga ko, pinababa ko rin. Kasi ayokong mamatay sila sa bundok. Pero ang dami kong napaakyat na mga kabataan, kung sino yung nakakakilala sa akin dito sa Bulacan, alam ninyo kung ano yung mga, kitang-kita nyo ako doon kung kayo mga leader dyan. Alam ninyo, ang dami ko rin pong napaakyat na mga kabataan na nagbuwis na rin po ng buhay. Pinagsisisihan ko yon, kaya nga po ito ngayon, pagkakataon, bumabawi po ako. Bumabawi ako sa gobyerno, bumabawi ako doon sa mga magulang na nabiktima ko po yung kanilang mga anak na paakyat ko na ngayon ay wala na po. Yung iba po ay nakakulong, yung iba po ay namatay, ilan lang po yung nakabalik. So, ang sa akin, pinakahuli ko lang po sasabihin, huwag na po tayong makilahok dyan sa mga organisasyon na sa paligid nyo. Suriin yung maigi kung ano yung organisasyon na lumalapit sa inyo. At kayo na po mismo ang makiramdam doon sa mga bitbit nilang panawagan. Sabi ko nga po, sahod, trabaho, edukasyon at pabahay, yan po ang bitbit nila. Pagka ganyan na po ang nilalatag sa inyo, iba na po yan. Sana po sa itong samahan ninyo, sana po ay hindi walang nakahalo dito at hindi ninyo magagamit ito pangalan ng Bantay Masa upang kayo ay magkubli. Kasi sa totoo po, mayroong mga organisasyon na napasok na po nitong makakaliwa, ginagamit po nila, nagkukubli sila para po sila ay hindi uminit sa ating mga kasundaluhan at kapulisan. Magandang hapon po at maraming salamat.